Welcome to Peaceabilities. I'm Armand Benko, your host. We are back here in CBRC.tv. Now, on to our discussion. Itong topic natin, investing. Kaya nga, investing 101, yung pinaka-basic. Ano po ba yung investing? Ah, pagpapalago ng pera. Investing is a commitment to use money. Ano yung sabihin ng commitment? Tuloy-tuloy. Hindi one time lang, hindi minsanan lang. Basta mula nung tayo ay pinagkatiwalaan ng pera, hanggang sa huling hininga siguro natin pag tayo ay namamahalan ng kaperahan, tuloy-tuloy tayo habang buhay nag-i-invest. It's a commitment to use money, expecting only to make more money. Anong sabihin ng expecting? Ito po yung mabigat na kailangan yung matanggap sa investing. Expecting dahil wala pong siguradong investment. Kahit legal, legit yung investment, kilala, popular, marami nag-i-invest, kumita noon, pumasok ka ngayon, wala pong kasiguraduhan ang kahit anong investment. Tanggapin niyo po yan para makaiwas kayo sa scam, makaiwas kayo sa panluloko. Simple lang, pag may inalok sa inyo at sinabing sigurado itong investment na to, sigurado kikita ka, sigurado lalago, huwag niyo na humpasukin. Either niloloko ka o hindi niya alam yung sinasabi niya, yung nagsasabi noon na inaalok kayo ng investment. Wala pong siguradong investment. It's a commitment to use money, expecting to make more money based on long-term goals. Dapat long-term. Ano yung long-term? 5 years pataas. Minimum 5 years. So kahit po limpak-limpak ang pera ninyo, pero kaya nyo lang palaguin kanyo for a year or 2 years, ay wag na po kayong pumasok sa investments. Wag na po kayong don't get into investing. You're limited to safekeeping. Patago nyo na lang po sa banko yung pera ninyo. Dahil when you are into investing, you are committing, you're only expecting, and it should be based on long-term goals. You should be ready na 5 years pataas bago pa magbunga. Hindi porke tinanim nyo na, pipitasin nyo agad at mamumunga agad at a short period of time. All the best fruit-bearing trees takes time. And so with investing. Okay? Now, pag kayo rin ay pumapasok sa investing, dahil umaasa lang kayo, you should be ready, mind and heart. You should be ready to expect 4 things that can possibly happen in your investment. Okay? Dan sa 4 na yan, isa lang yung gusto natin. Yung nagpasok ka ng pera at nung nilalabas mo, kinukuha mo, lumago o merong kita. Yan, you make money. Pero hindi lang yan ang dapat handa kayo na pwedeng mangyari sa kahit anong investment na gagawin nyo. Dito sa pangalawa, nagre-reklamo tayo. Nagpasok kayo ng pera, nung kinukuha nyo, walang kinita, pareho lang kung ano yung pinasok nyo. Tumakbo yung 5 taon, 10 taon, nabalik lang yung pinasok yung pera, no earning, did not make money, nangyayari po yan sa kahit anong investment, sa lahat ng investment. Reklamo tayo, sasabihin natin parang sayang itong investment. But that is really what can happen to any kind of investment. Meron naman, pumasok ka, nung nilalabas mo, mas mababa, nalugi ka. You lose some money. Yung panghuli, dyan halos nagwawala ang mga tao. Yung pinasok mo na pera, nung kinukuha mo na, wala ka na makuha. Na-scam ka ba? No. Because iba po ang investment losses sa investment scams. Yung investment scams, wala talagang chance sa paglago ng inyong investment, ng inyong pera na nilagak. Investment losses, they happen on a regular basis. Just look at now. Halos lahat ngayon, bagsak, lugi mula sa stock market, Bitcoin, cryptocurrency, yung mga iba na mga fixed income, nagpapadelay sila ng investment. Yung iba na akala natin sigurado, pero wala pong siguradong investment. Yung pera nyo sa banko, nagsara yung banko. Hindi mo na makuha. Lagpas yung nilagay nyo sa banko doon sa PDIC coverage. Hindi nyo na makukuha yun pag lagpas doon sa PDIC coverage. So, when you are investing, you are only expecting and you should be ready for these 4 possible results ng inyong investing endeavor. Miski na yung
apat na yan, yung tatlo dyan, ayaw natin. Miski na pwedeng mangyari yung tatlo na yun, kailangan pa rin po natin magpalago. Remember, saving is not enough. Because of this thing called inflation, yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, yung naipon mong 100 pesos last year, kailangan mo na ng 107 pesos ngayon. So kung nag-iipon ka lang, natatalo ka ng inflation. Kaya kailangan mo pa rin to take risk at magpalago. O nabanggit natin yung risk. Bakit ba laging kadikit sa investment yung risk? Kasi po, the reality, all your returns, lahat ng pwede mong kitain o pagpapalago ng kahit anong investment, manggagaling po sa risk na inyong kukunin. Kaya kung kayo ay nag-i-invest, huwag po niyong tingnan yung return lang na maganda tong investment na to kasi kikita raw ng 20% a year. Hindi po yun ang tinitingnan ng isang investor. Kapag kayo nag-i-invest, tinitingnan nyo po ang risks involved. Wala pong investment na walang risk. Wala. Kaya nga yung isang investing principle, the higher the return, the higher the risk. Low risk, low return. Yung inaasahan nyo na mas mataas na potential na kita o return, malamang hindi nyo makuha. O ibig sabihin mo nun, lugi agad? Hindi po. Halimbawa, you are expecting 15%, 20%. High return po yun. High risk yan. Malamang hindi mo makukuha 15 or 20%. Malamang. Malamang makuha mo 12, 10, 8, or makuha mo 22, 28, 35. Yung ine-expect mo na high return, malamang hindi mo saktong makukuha. Sa low risk naman, yung inaasahan natin na low return, malamang makuha natin. Mas malaki ang chance na makuha. For example, nag-deposit kayo sa banko, time deposit, wala pang 1%. Palagay na natin 1% time deposit isang taon sa pinakamalaking banko dito sa Pilipinas. 1% po ang interest na ibibigay. Ang baba nung return. Malamang makuha mo na. Lalo na ang mga low risk, kaya siya nagiging low risk kasi binibigyan ng guarantee. Ah, guarantee? Ibig sabihin sigurado? No. Iba po ang pangako sa sinisigurado. Merong mga investment instruments na may guarantees. Merong mga pangako. Bumababa ngayon ng risk. Kapag pinangakuan ka ng return, bumababa ang risk, mababa rin yung pangako na return. Tulad ng deposits sa banko, tulad ng government securities na umuutang ang pamahalaan, may pinapangako sila na ibabalik nila yung inutang nila, may pinapangako rin silang return na mas maliit. Ano bang mga klase ng investment? There are two types of investments. Mahati nyo lang po sa dalawa ang kahit anong transaksyon sa pagpapalago ng pera. Pag meron pong investment offering, proposal sa inyo, tatanungin nyo lang po sa sarili nyo, sa utak ninyo, ano bang transaksyon ito? Nagpapautang ba ako o meron akong binibili? Yan lang po ang dalawang simpleng transaksyon sa pagpapalago ng pera. Kapag kayo ay pumasok sa isang investment na para kayong nagpapautang, lend type, tawag po nila dyan, technical na tawag nila fixed income type of investment. Ang benepisyo po dyan, tinatawag interest. Yun yung kita, interest. Yan po yung may guarantee, yung merong pangako. Pinapangako kailan isasauli yung hiniram na pera, pinapangako yung interest, yung benepisyo, habang hinihintay mo na ibalik sa'yo yung original amount na ininvest mo o pinahiram mo sa kanila. Mababa po kadalasan ang return dyan. Kaya mababa ang risk. Bakit mababa ang risk? Alam mo na kung kailan ibabalik. Alam mo na kung magkano ang kikitain. Mababa na ang risk. Yung return, correspondingly, will be a lower return. Yung buy type of investment naman po, mas technically known as equity type of investment. Meron kang binibili. Kadalasan sa equity type of investment or buy type of investment, ang benepisyo dyan sa investor, tawag po, hindi interest, gain.
gain, paglago. Bumili ka ng lupa, 1,000 pesos per square. After 8, 10 years, 15 years, dumoble na. Baka nag-triple pa. Binenta mo. Walang interest na nakuha ka. Ang nakuha mo, gain. Kaya nga miskin na sa pagbubuwis ng pamahalaan, tawag nila dyan, capital gains tax. Kung ano yung paglago kumpara doon sa unang pagpasok mo. Kadalasan po, almost all, equity type of investment, walang guarantee. Hindi po pinapangako ganong kalaking porsyento ng paglago ang pwedeng mangyari doon sa investment. Pinapakita lang nila, pinapaalam lang nila yung historical record nila kung ilan ang paglago, porsyento ng paglago sa nakaraang 5 taon, nakaraang 10 taon, pero never, and it's even against the law, to promise, to guarantee percentage gain of equity type of investment sa stock market, sa lupa, sa negosyo. So, dahil walang pangako, high risk. Kaya naman, binibigyan ka ng high potential returns or potential high returns. Potential, kasi nga, walang kasiguraduhan, hindi mapangako. Ano yung mga available investment products, instruments, vehicles sa ilalim ng lend, sa ilalim ng buy? Para sa atin, Pilipino, dito sa Pilipinas, or OFW, dahil sa internet, pwede nyo ng pasukan. Pag mga lend type of investments, ayan, nandyan yung mga bank deposits, savings deposit, time deposit, checking account, and etc. Deposit. Iba po yung UITF na produkto ng banko. Ito po, deposit. Yan ay lend type, kaya binibigyan kayo ng interest. Sadly, maliit ang interest na inaalok ng mga bank deposit products. Kaya hindi siya more for investing, more for safekeeping. Ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, may inaalok na lend type of investment. Yan po yung government securities na tinatawag. Umuutang ang pamahalaan sa mamamayan, lalo na yung tinatawag nilang retail treasury bonds, RTBs. Minimum na pagsali po doon o pwede mong ilagak, 5,000 pesos. After 3 years, 5 years, 7 years, depende doon sa promissory note na iaalok ng pamahalaan doon sa terms and condition, isasauli nila yon pagkatapos ng term, kung 3 years, 5 years, kadalasan 5 years, isasauli nila yon. Pero habang naghihintay yung investor doon sa retail treasury bonds, nagbibigay sila ng interest, pinipay out nila every year. Kadalasan pa every 3 months nakatumbas noong 1 year interest na pinangako nila. Yung huli nga pong nilabas nila, 5% ang interest. Kung ikukumpara mo sa bank deposits, eh dehamak na mas mataas. So, government securities, umuutang yung pamahalaan, yung RTBs, retail treasury bond, katatapos lang po yun ialok. I think pagpasok ng bagong taon, 2023, mangungutang ulit ang pamahalaan. Sinasabi ng marami, ako rin po naniniwala, isa yan sa pinaka-safe na peso lend type of investment na gagawin ng Pilipino dahil pinapautang niya ang piso niya sa pamahalaan. Halos sigurado na mababayaran tayo. Bakit siguradong mababayaran tayo? Paano pag after 5 years, walang pera na yung pamahalaan? Ano bang pwedeng gawin ng pamahalaan aside sa magpataw ng buwis or mangutang ulit para may pangbayad? Pwede sila mag-imprenta ng piso. Yun lang po ang pinakasimpleng dahilan. Kaya marami nagsasabi, safe dyan, pumasok. Corporate bonds naman po, ito yung mga pribadong kumpanya, malalaking kumpanya, yung mga kilala nyo na malalaki, matatag, mayayaman na kumpanya, umuutang din po sila. Tawag po doon corporate bonds. Kadalasan yan, mas mataas sa retail treasury bonds ang interest na pinapangako nila na babayaran. Dahil mas magaling ba yung pribadong kumpanya? No, mas may risk po sa kanila. Remember, higher risk, higher return. Mas mataas po yung return sa corporate bonds kasi mas may peligro, mas may risk sa kanila kumpara sa government securities.
Ang isa pong huling nalaman ko na corporate bond, yung sa Aboitiz Equity Ventures, nag-aalok po sila more than 5.5 interest, 5.5 ang minimum na pagsali o papautang mo sa kanila, 50,000 pesos. Idadaan mo rin po sa bangko yung mga malalaki, Universal Commercial Banks, BDO, Metrobank, BPI, Union Bank. Doon po kayo pupunta para ipautang kung government securities man or corporate bonds. Yung iba, nagte-trade financing, yung mga nagdi-discounting or private lending. Mas mataas po risk dyan. Delikado din po yan. Yung mas mataas ang interest, pero pag hindi po under SEC, huwag nyo pong pasukin. Meaning, nakita nyo lang sa Facebook, isang XYZ company, sinasabi niya, nangungutang siya, bibigyan kayo ng interest, ibabalik after some time. Pag hindi po under in any government regulatory agency, SEC, CDA, Insurance Commission, huwag nyo pong pasukin. Ang investment, naghahanap kayo ng legit investment, dapat po under a government regulatory agency. Kapag wala pong nag-re-regulate sa kanila, huwag nyo pong pasukin. Kahit mataas po yung inaalok na interest. Again, higher returns equates to higher risk. By type of investments, ayan po yung popular, stock market, pooled funds, naririnig nyo na yan. Yung pooled funds, nagbabakas-bakas yung mga investor, merong isang fund manager. Mutual funds, yan po ang pinakamagandang example dyan. Yung bangko, lalo na yung mga malalaking bangko na pinayagan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yun yung government regulatory agency, meron silang isang produkto, hindi po deposit, tawag nila UITF. Ito po yung mga produkto ng mga malalaking bangko na merong mga trust department, UITF stands for Unit Investment Trust Fund. Ito po yung lumalahok ka dun sa produkto ng bangko, hindi po deposita, na pinagkakatiwalaan mo sila na sila ang magpapalago noong pondo na yon, noong UITF na yon. Tulad ng mutual fund, UITF, o itong sa mga insurance, yung VULs, may iba't ibang mga pondo po. Merong pondo na nagbakas-bakas, nagpapautang lang sila. Merong pondo na nagba-buy and sell lang sila ng sa stock market. At yung pangatlong common na pondo, kalahati ng pondo, pinapautang, kalahati, nagba-buy and sell sa stock market. Tawag po dyan, pooled funds. Ang isang sumisikat kasama sa pooled funds, hindi nakalagay po dyan, yung REITs, Real Estate Investment Trust. Certificates o investment instruments. Na example din po yan ng pooled funds. Yung real estate, that is another buy type of investment. Yung iba, nagla-land banking, tawag nila. Bumibili ng lupa, iniintay nilang tumaas ang halaga. Pag tumaas ang halaga dun sa target na presyo nila, binibenta nila and they experience a gain doon sa kanilang investment. Itong nauso mula nung naumpisa nung 2009, lalo na nung 2015-16 na naging very public, cryptocurrencies. That is a buy type of investment. Huwag nyo pong papasukin yung mga crypto trading or crypto lending. Para sa akin po, ang appreciation ko ng cryptocurrencies ngayon, simply, yung bumibili ka ng Bitcoin halimbawa, buy, hold ka lang kapag tumaas na doon sa target mong paglago, ibenta nyo. Then you experience again. Marami po ang kumita, yung iba, yumaman, dyan sa buy, hold, sell ng kanilang Bitcoin. Huwag po yung pasukin yung mga crypto lending o kaya yung nagki-crypto trading. Kayo po mismo on your own wallet, lalo na yung cold wallet na tinatawag, yung hindi nasa web o nasa app, nasa inyo mismo yung cryptocurrency, nasa parang USB drive, tawag po ron cold storage wallet. Ito po maaasahan nyo, inaasahan, maaasahan nyo ng mga return, porsyento ng interest sa lend type, porsyento ng gain sa
buy type of investment. So kung makikita nyo, aba, maganda pala sa buy type, dito na lang ako. O, paalala po, sa buy type of investment, higher risks. Walang guarantees. Okay? Pwede pong mag-negative yan. Sa lend type of negative, lend type of investments, pwede rin pong mag-negative. Pero dyan po, mas lower ang risk. Kaya, ayan, lower returns. Walang kasiguradahan ng investment. Miskin na sa lend type po. Sa mga bangko, alam nyo ba, nitong mga nakaraang 5 taon, ganyang karami po ang bangkong nasara na. Pinakamarami noong 2016. Biro nga, 22 banks nagsara. 2017 and onwards. Miskin na nung panahon ng pandemya, nung 2020, nasara. 2021, meron din nagsara. Tapos meron pang 15 others na malamang isasara pa kung hindi pa nasara ngayon 2022. So, wala pong siguradong investment. Miskin na nga dun sa mababa na nga yung return, mga bank deposits, pwede pa rin. Pag nagsara yung banko, hindi nyo na makukuha. Lalo na pag lagpas dun sa PDIC coverage. Sa buy type of investments, sa stock market natin ngayon, year to date, kung pumasok ka noong January 1, titingnan mo ngayon, 11% ang overall average pagbagsak ng ating Philippine Stock Exchange. Yung mga mutual funds, UITFs, VULs, miskin na REITs, 11 to 21% year to date, bagsak. Sa real estate naman, bumili ka ng kondo. Ang daming nagbilihan ng kondo. Kala mo, mapaparenta mo, mabebenta mo sa ng mas mataas, bagsakan ng presyo ngayon. Yan po yung retrogression na tinatawag or oversupply. Or iba na ang preference ng mga tao. Kala natin noon, magandang form of investment, real estate, yung bumili ng kondo. Mga tao gusto na sa probinsya, Cavite, Antipolo, o yung suburbs outside. Yan yung parang tinuro o pinamulat sa atin nung pandemya. Yung iba, lumabas na lang Metro Manila. So, yan po yung change of preferences. Sa negosyo naman, humina. Aminin na natin na gusto man natin, kasama si Carl Balita, na Dr. Carl Balita, na advocating pagnenegosyo, ang hirap po magnegosyo ngayon. Marami nagsara. Walang kasiguraduhan. Cryptocurrency. Ayan po. Biro nyo. Malaki ang pwede mong kitain. Malaki din po ang pwedeng pagbaba o pagbagsak. Yan nga po. Higher return, higher risks. 66%. Biro nyo, kung pumasok kayo noong January 1, tingnan nyo ngayon, 66% down ang cryptocurrency, specifically Bitcoin. Saan nyo ba ilalagay ang pera nyo? Doon sa mataas na potential. Potential lang, hindi pinapangako. High risk pa. Doon naman sa may pangako, mababa naman ng return. Paano ba talaga? Saan ako papasok na investment? Ayan po ang mga parameters. Una, kung edad lang ang pinag-uusapan. Pag kayo 40 years old and above, karamihan ng pera nyo nasa lend. Pag kayo 39 years old and below, pwede kayong marami sa buy type of investment. Pag sa ang investment horizon nyo, yung timeline nyo, 4 years pababa, doon po kayo sa lend type of investment. Pag long term naman yung investment nyo, 30 years old kayo, miskin na 40 years old, pero pang long term, after 10 years nyo pa, iniisip o planong gamitin, dyan kayo sa buy type of investment, miskin na 40 years old and above kayo. Pag wala pa kayong masyadong experience sa investing, mag-umpisa muna kayo sa lend type. Tapos, pag nakakaranas na ka, marami na kayong experience, maaga kayong nag-umpisa into investing, miskin na may edad na kayo, katulad nga ng my principal, my mentor, Francisco Colayco, 78 years old. Pero pumapasok pa rin siya konti sa buy type of investment kasi of the experience gain. Okay? Yan po ang gagawin yung batayan, paano nyo mag-decide kung saan nyo ipapasok ang pera nyo, sa lend type of investment or sa buy type of investment. Mga sample lang ng mga investment strategies. Yung una, yung tinatawag nilang diversified portfolio. Yan po yung katumbas nung naririnig nyo na malamang, do not put all your eggs in one basket. Meaning, wala pong iisang investment instrument
na doon mo ilalagay lahat ng pera mo. Kailangan meron kang lend type of investments, meron kang buy type of investments. Meron kang iba't ibang lend, meron kang iba't ibang buy type of investments. Meron yung iba, binabanggit, meron silang equation, sinusunod ko rin po yun, yung equation na yung 100 minus your age divided by 2, yung daw ang porsyento ng investable funds nyo na ilalagay nyo sa high risk investments at ganung porsyento rin ang ilalagay nyo sa medium risk investments. Yung balance, yun ang ilalagay nyo naman sa low risk investments. Isang investment strategy pa na very popular, ito ginagawa sa sa stock market investing, mutual funds, miskin na yung insurance VUL top-ups, itong magandang strategy na ginagawa. Sa Bitcoin po, sa cryptocurrency investment ko, itong ginagawa ko, cost averaging. Ano po yung cost averaging? Investing the same amount at a regular frequency. Kung 1,000 pesos a month, 5,000 pesos every quarter, basta tuloy-tuloy ka lang. Pikit mata, mababa yung stock market, mababa yung presyo ng units per share sa insurance VUL. Magko-cost averaging ka, taas-baba siya. In the long run, lalo na kung uptrend, you will make more money. At dahil walang kasiguradahan, kung you will lose money naman, you will lose less money. Cost averaging po ang strategy na ginagamit dyan. Yung isa rin na investment strategy na ginagamit ko, absolute amount strategy. Yun po, simple lang. Basta tinamaan mo yung target mo, pull out mo na. Lalo na kung target amount or target percentage. Ito po, dun sa nung nag-uumpisa akong magpalago, ito ang lagi kong strategy. Halimbawa, nung una ko itong ginamit, gusto kong magkaroon ng 100,000. Kung 1,000 pesos a month iipunin ko at hindi ko i-invest, walang kinikita, it will take 100 months or about more than 8 years and 5 months yata yun. 8 years and 4 months bago ko marating yung 100,000. Kung 1,000 pesos every month, 100 months. Pero kung ito po, lumalago, kumikita ng 8% na lang, 8% compounded every year, it will not take 100 months. It will only take 77 months. 77 months or 77 months to reach, may typo error dyan sa slide, 77 months to reach 100,000 kung kumikita ng 8% compounded. So, ang nalabas ko lang na pera, 77,000, 1,000 pesos a month, 77,000 within 77 months, yung 77,000 ko, dahil kumikita ng 8% compounded every year, is already 100,000 pesos. Pull out ko na yung investment ko. Kasi purpose, target, timeline, absolute amount strategy, na-meet na yung target, pull out na. Yan po yung mga, isa sa mga common investment strategies. Again, tatlo po yan. Diversified portfolio, cost averaging, tsaka itong absolute amount strategy.